Nagtama mga tingin nila at napawang ang bibig niya dahil sa lalaking nasa harapan niya ngayon. Hindi na ito naka-executive attire. Naka-white shirt lamang ito at naka-pants at ang sunglass niya nakasabit sa harapan ng damit niya. Nag-iwas siya ng tingin at pinormalan ang mukha. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka pumasok nang hindi dumadaan sa sekretary ko? Tumayo siya at humalakip-kip na humarap dito. It's lunchtime kaya walang tao sa desk ng sekretary mo. Kaya ako nang kumatok. Pinapasok mo naman ako, hindi ba? May pilyong iti sa labi nito na nakatingin sa kanya. Binasapan nito ang labi saka lumapit sa kanya. Pervert talagang mokong na to. Kala mo naman makukuha ako sa pagpapakit mo. Napanunok siya na magkalapit na ito sa kanya at nilapag ang dalang pagkain sa maliit na table sa gitna na malapit sa kanya. Bakit ka nga nandito? Di ba sinabi ko mamayang gabi na tayo mag-usap? Umirap siya tinignan ang dalang nitong pagkain. Problema ba yun, doktora? Hihintayin kita hanggang sumapit ang gabi. And I'm hungry. Parehas tayo hindi nagla-lunch. You invite me pero dahil sinumpong ka na naman ng pagiging moody mo ay umalis ka. Now, ako na lang mag-aaya sa'yo. Sagot niya at inayos ng pagkain sa harapan nila. Nalanghap niya ang bango ng beefsteak, pinaghalong adobong manok at baboy, fish fillet at bulalo na mabuksan nito. May macaroni salad at buko salad din na gustong gusto niya noon na kainin. With fresh buko juice at champagne. Bakit ang dayo mong biniling pagkain? Patay gutom ka na ba? Hindi maiwasang komento niya. Napangiti sa sinabi niya at sinulipan siya na may pilyong ngiti sa labi. Alam ko kasing gutom ka na, baka sumpungin ka na naman kapag magkulang ka sa akin. Tinaasan niya ito ng kilay at tumango. Kinuha niya ang bottle ng sanitizer sa cabinet niya at naglagay sa palad niya. You look gorgeous and sexy. The way you rub your hand, are you seducing me, mahal na Reyna? Cause if yes, you succeed. Namungay ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. What? Crazy? Can you stop staring at me? May dumi ba ako sa mukha? Tinitigan niya ito ng matalim at ipinagpatuloy ang ginagawa. Tinawanan lamang siya nito. Lumapit siya rito matapos niya mag-grab ng sanitizer at tinampalang noon ito sa kapi na usog siya. Gutom lang yan. Hinuli nito ang kamay niya sa kasaya hinila sa tabi nito at tinarap siya habang tinitigan ng diretso sa mga mata niya. I miss you badly. I cannot wait to be with you again, Rachel. Please give us a chance. Mahal na mahal pa rin kita. And it's killing me every time. Every time I walk out with you. Please, doktora. I am sick. At ikaw lang ang makakagamot sa akin. Napaawang bibig niya at di niya alam kung ano ang isasagot niya. Sa kaibutunan ng kanyang puso, kinikilig siya at sobrang saya niya. Para siyang bumalik sa pagiging teenager niya. Pero sinupil niya ang nararamdaman. Hindi madaling ibalik ang lahat. Kinakausap niya lamang ito para sa anak niya. Nailang siya dahil hindi pa rin siya hinihiwalay na malalagkit itong mga titig. Ano ba? Gutom na ako. Kumain na nga tayo. Hinila niya ang kamay na hawak nito at binaliwala ang sinabi nito. Narinig niyang bumuntong hininga ito at tumahimik na lamang sa tabi niya habang siya nilantakan ng pagkain sa harapan niya. Maghana siyang kumain at hindi niya salulyapan pa ang katabing nakasandig sa sofa. Gustong gusto niya itong lingunin pero nag-aalangan siya at baka kung ano pang isipin ito sa kanya. Magdadala ng pagkain tapos hindi ka kain. Bahala ka dyan. Parinig niya rito. Ngunit wala siya nakuhang sagot. Dahan-dahan niya itong nilingon kahit naalibadbara na siya. Gusto niyang mainis dito dahil kung ituring siya, parang wala nangyari. At naiinis siya sa sarili niya. Gusto niyang kapain ang galit at puot sa puso niya dahil sa mga sinabi nito noon sa kanya. Pero wala siyang galit na maramdaman. Ano ba, Rachel? Huwag kang bibigay ng basta-basta sa lalaking yan. Kung gusto niyang makuha muli, pagpaikot-pakot ka naman. Hindi ka na teenager na konting lambing at pagpapakilig lang niya sa iyo, ipumibigay ka na. Bulong ng isip niya. Finish your food and let's talk. I also have something to tell you. Malamig at maotoridad na saan nito. Napahinto siya sa pagkain at nilingon ito. Ngunit nakapikit ito at di man lamang iminulat ang mga mata. I'm done. Let's talk now. Tumayo siya at kumuha ng tissue at pagkatapos, naglagay ulit ng sanitizer. Nang mulat ng mata sa Nathan, sinundan siya ng tingin. Bumuntong hininga ito at mataman siyang tiningnan. Let's go somewhere. Aya nito kaya tumango siya. Mas mabuti na rin yun para makapag-usap sila ng masinsinan para sa bata. Magkasabay silang lumabas sa opisina ni Rachel. Pero bago yan release ng ospital, binilinan niya ang head nurse doon kung ano ang mga dapat gawin kapag may naghanap sa kanya. Walang imikang naglakad ang dalawa papuntang parking lot. Sasakay na sana si Rachel sa kotse niya, ngunit hinila ito ni Nathan, papunta sa sasakyan niya. It's better na dito ka sumakay sa kotse ko. Malamig na sabi niya.
At di na lang siya nagkomento pa, pero hinablot niya ang kamay dahil sa tindi ng tensyong nararamdaman niya. Ang mainit na kami nito'y dumaloy sa kaibuturan niya na nagpahina sa lahat ng sistema niya. Teka lang, bakit nandito tayo sa hotel? Kapag kuway sambit niya nang huminto ang sasakyan ni Nathan sa harapan ng luxury hotel. Let us talk privately. Bakit ano bang iniisip mo? Pili ang umitita sa kanya habang tinititigan ang namumula niya mga pisngi. Bakit nga dito? Maraming lugar na pwede tayong mapag-usapan na masansinan. Tinitigan niya ito ng masama at humalakip-kip. Don't worry, mag-uusap lang tayo. Pero kung namimiss mo ko at gusto mong may gawin tayong... Shut up! You are being pervert and naughty again. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Ilan na kayo mga babae ang dinala mo dito? Singhal nito at sinimangutan ang nakangiting Hudyo sa harapan niya habang alaw na alaw sa reaksyon niya. Okay, I am just kidding. Doktora, come on, let's get out of my car. Aya niya at nauna nang bumaba at mabilis na umikot para mapagbuksan at maalalayan si Rachel. Hindi pa rin bumaba si Rachel at nagmatigas pa rin to. Ayaw mo talagang bumaba? Sige, madali naman akong kausap. Hinila siya nito at binuhat na parang sako ng bigas. Hoy, ano ba? Ibaba mo ako. Baliw ka. Nakakahiya. Sige na, oo na. Hysterical na sigaw niya. Sasama na ako sa'yo. Huminto si Nathan at dahandang ibinaba siya. Sasama ka rin lang, anayang mo pang arte. Gigil na gigil siya sa sinabi nito. Nakasimangot siya habang inaayos ang sarili niya. Mabutit nakapansya siya. Nakakainis ka talaga kahit kailan. Tinalikuran niya ito at nagpapadyak na naunang pumasok sa loob ng hotel. Ngunit mabilis si Nathan at nasabayan niya pa rin ito at kinabi pa siya sa maliit na bewang niya. Nilingon na lamang ito at inilapan. Ngunit tinawanan lamang siya nito. Walang nagawa si Rachel kundi sumunod na lamang kay Nathan. Nasa reception area na sila. Umupo siya sa bench na sa gitna habang si Nathan ang lumapit sa mga receptionist. Nagihimutok talaga ang kalooban niya dahil ginagamitan na naman siya ng charm ng hudyong Nathan. Sinulyapan niya ito habang nakikipag-usap sa isang staff na nakatoka sa kanya. Pwisit! Ang landi talaga! Pabulong-bulong niya. Iniwas ang tingin dahil lalo siyang naiirita sa obvious na pagpapakyut ng receptionist sa hudyo na gustong-gusto naman ito at nakangiti pa talaga. Nilibot niya ang kanyang paningin sa hotel. Ang lawak ng ground floor at maraming guest. Napatitig siya sa isang babae na pamilyar sa kanyang paningin. Di siya nagkakamali. Eileen? Bulalas niya. Natuwa siya na makita ito ngunit biglang dumating ang mga mukhang bodyguard na naka-black at sinabayan siya sa paglalakad paalis. Malayo-layo ang exit sa kinaroroonan niya. Tumayo siya takmang susundan si Eileen ngunit narinig niyang tinawag siya ni Nathan. Rachel, where are you going? Tanong nito sa kanya habang nakakunot ang noo. Napalingon siya dito at lumapit. Nakita mo ba si Eileen? She's with the man in black. Alam ko nakilala niya ako. Inilibot ni Nathan ang mga mata at ang hindi niya makita si Eileen, hinila niya si Rachel papunta sa elevator. Ilang saglit pa'y pumasok sila sa elevator. Dalawa lang sila sa loob at dahil sa hobby niyang manalamin, pinasadaan niyang sarili sa wall ng elevator na para bang salamin dahil sa linis nito. Wala man lang alikabok. Para kang artista kung tinan ng mga lalaking guest kanina. Komento niya. Ang sarap dukutin ang mga mata nila. Nakasimangot ito nang tingnan niya ang mukha nito sa wall. Whatever, may mata sila. Alangan naman. Pamimiloso pong irap niya dito dahil galit pa rin siya sa ginawa nitong pagbuhat sa kanya kanina. Ano ko, isang sako ng bigas? Nakanguso niyang turan sa sarili niya. Nakatalikod siya kay Nathan habang inaayos ang damit. Mabuti na lamang at di masyado nagustot ang damit kanina nang buhatin siya nito. Iwasan mo si Eileen. Iba si Eileen katulad ng inaakala mo. Babala nito. No, I'm not. She is a good friend of mine. A girlfriend siya ni Kuya Edward at baka nakakalimutan mo naging kaibigan mo rin siya. I said no. Sumunod ka na lang and are you sure? You don't know what's going on to them. Poor one. Matagal nang naghiwalay sina Edward at Eileen. Nakasimangot pa rin sagot niya. Nakikita na niya ang pagkairita sa mukha nito. Napaawang ang bibig niya. Eileen is the one who put sex drugs to your glass. Do you remember that night? Bulong niya rito. Napalaki ang mga mata niya. How come? Is that true? Hindi makapaniwalang bulong niya. Kahit nakaliti siya sa pagbulong nito dahil siningan ito sa may earlobe niya. Tamangon na lang ito sa kanya at sabay naglakad palabas nang tumunog ang elevator. Kumabog muli ang dibdib niya nang nasa tapat na sila ng room nila. Halos hindi niya maihakbang ang baba papasok na mapagbuksan na nito ng pinto. Scared? Nanunoksong sabi nito at hinila na siya papasok.
What? Why would I? Hell no! Pagdadanay niya at tuloy-tuloy na siya sa sofa. Hindi talaga siya komportableng makasama ito sa apat na sulok ng silid na ito. Napaupo siya na matuwid sa sofa. Napapailing na lamang si Nathan sa asal niya. Okay, I want to direct my point. Why I want to talk with you? Walang paligoy-ligoy na sabi niya. May kabaman sa sasabihin nito tungkol sa anak niya, kailangan na maging handa siya. Kung hindi niya aangkin ang bata, hindi niya ito ipipilit pa. May kirot sa puso niya sa isiping yun. Kung tungkol sa anak kong itinago mong pag-uusapan natin, I know everything about him. At mabuti naman nandito na lang din tayong dalawa. Nagulat siya sa sinabi nito. Nawala ang poise niya sa pagsasalita kanina. Lalong umusbong ang kaba sa puso niya. I want my son. At gusto ko siyang makasama. Ang haba ng panahon na magkasama kayo. Kung gusto mo naman dun, ka na rin sa bahay tumira kasama namin ang anak mo. Kung hindi ka papayag sa offer ko, kukunin ko siya sa'yo. Maotoridad na sabi niya habang tinititigan siya. Pumulo ang dugo niya sa sinabi nito. What? How dare you? Huwag na huwag mo akong susubukan, Mr. Torres. Ako ang nagluwal at nagdala ng siyam na buwan sa anak ko. You don't know what I'm going through when I carried him. Magkakaabusan tayo ng pera bago mo makuha ang anak ko. Gigil na gigil siya sa galit. Imbes na makipagkita siya para makilala sila ng anak nila, babantan pa siyang kukulin ng anak niya sa kanya kung hindi siya papayag sa gusto nito. Ang kapal na mukha at ang lakas ng loob. Nag-aalboroto na siya sa inis. Hindi umimik si Nathan at pataman lang siyang tinitigan at parang pinag-aaralan ang bawat ekspresyon ng mukha niya. Alam mo, sa totoo lang, di naman sana ako makikipagkita at makikipag-usap sa iyo ngayon eh, pero hindi ako makasarili. Mahal ko ang anak ko at karapatan niyang makilala ang ama niyang Hudyo. Kaya wala akong magagawa kundi pagbigyan ng hiling niya. Nababa na sa tura niya. Pinipilit niyang pakalmahin ang sarili dahil kanina pa niya ito gustong pagsasampalin. Bumuntong hininga si Nathan at di pa rin siya hinihiwalayan ang tingin nito. Kapag ko ay hinila siya sa labi nito. Let's get married, Rachel. Gusto kong bigyan ang anak ko ng kumpletong pamilya na hindi ko kailanman naranasan sa talang buhay ko. I want my son to be with me. Seryosong alok nito. Napahanga si Rachel at di agad nakahuma. Hindi pa rin binibitawan ni Nathan ang kamay niya at naramdaman niya ang paunti-unting pagpisil nito sa palad niya. Hinablot niya ang kamay dahil sa kakaibang kuryente ang naramdaman na dumalay sa kamay niya papunta sa kaibuturan niya. No! Hindi porket may anak tayo, kasal agad ng solusyon. Kahit anong oras, pwede mong bisitahin ang anak mo. Ang bahay ay bukas para sa iyo at pwede mong mahiram ang bata kung kailan mo gusto. Hindi sagot ang pagpapakasal. Ayokong... Hindi na niya naituloy pa ang sasabihin dahil hindi na siya nito sa batok at siniil ng halik sa labi. Nabigla siya at di agad nakapag-react. No, Rachel. Huwag kang maging marupok. Itulak mo siya. Sigaw ng utak niya. Nagpumigla siya at pilit na tulak ito, ngunit mas malakas ito sa kanya. Lalo naging mapusok si Nathan at pilit pinapasok ang dila nito sa bibig niya. Pilit naman niya itong iniiwasan ngunit sa kakaiwas niya, ipinasok ni Nathan ang kamay niya sa blouse nito at pinasilang dalawang nag-uumbo kanyang bulkan doon. Napabukas siya ng bibig dahil sa ginawa nito. Kaya malayang na ipasok ni Nathan ang dila niya at ginulugad ang loob ng bibig niya na lalo nagpapasiklab sa init na nabubuhay sa sistema niya. Parang may sariling utak ang mga labi at kamay niya dahil na malayo na lamang niyang tumutugon na rin siya sa mga mapapasok na halik nito at nakayakap na sa batok nito ang dalawang mga kamay niya. Nang bitawan nito ang mga labi niya, pinagdikit naman nito ang mga noon nila habang hinahaplos sa plus sa mga braso niya ng marahan. Nanginginig ang tuhod niya at nahihiya siya dito. Please, baby, be my wife. Mahal na mahal pa rin kita at ikaw lang babaeng dadaling ko sa harap ng dambana. Bulong nito sa malambing na boses. Para naman siyang nasa alapaap at hindi malaman kung anong isasagot niya. Kaya mas minabuti niyang tumahimik na at di na magsalita pa. Tinulak niya ng marahan sa dibdib si Nathan. Inayos ang panloob niyang nalihis. Hindi ganon kadali ang gusto mo. Ayoko ng mommy mo at ayoko ipagsapala ng katahimikan ang buhay ko ngayon kasama ang anak ko. Mahinang sagot niya at umiwas siya ng tingin dito. Bumuntong hininga ito at napahilamo sa palad niya habang nakayuko. Natahimik silang dalawa at nagkatinginan sila nang may narinig silang tumunog na phone. It is Nathan's mobile phone. Tumayo to na makita kung sinong tumatawag. Si Mark. Naglakad siya papunta sa terrace ng room nila. Hello, anong balita? Bungad niya dito. Napatas naman ang kilay niya nang lumayo ito sa kanya. Kailangan ba talagang lumayo kapag may sumagot ang phone? Bahala nga siya dyan. Inis na tumayo siya at pumunta sa mini kitchen. May ref, microwave at electric kettle. Binuksan niya ang ref at nakakita siya ng champagne. Nice! Napangiti siya.
Sinira niya pabalik. Binuksan niya rin ang mga cabinet doon. Walang mga laman. What are you doing? Biglang may nagsalita sa likuran niya kaya't napalundag siya sa gulat at napahawak sa dibdib niya. What the heck? Papatayin mo ba ako sa nerbiyos? Sigaw niya. Napahalakak naman ito sa kanya. Huwag mo akong tatawanan kundi. Ano, baby? Nanunuksong tugtong nito habang lumalapit sa kanya. Stop right there. Napaatras siya at pinandilatan niya ito ng mata. Di pa nga siya nakakabawi kanina. Ngayon sinisimula na naman siya. Nag-init ang mga pisngi niya dahil naisip niya nangyari kani-kanina lang sa pagitan nila. Do you think I'm scared? I am not. You are so beautiful to scare me, baby. Kinabig siya nito sa bebang na makalapit sa kanya. Nathan, ano ba? Pwede bang mag-usap muna tayo? Walang ganito sa usapan natin. Tinukod niya ang braso sa dibdib nito. I know we still feel the same. We are not too young to hold back, Rachel. If we did before, why not now? We are not getting any younger and we have a son. Malumanay na sabi nito. Sabay haplos pababa sa braso niya. Nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon sa ginawa nito. Para nagdilipanan ang mga paru-paro sa tiyan niya. Ayusin mo muna tungkol sa mommy mo. Ayoko na magulong buhay at ayoko na masaktan ulit, Nathan. Lalo na ngayon, ang kapakanan ng anak ko ang mas mahalaga kaysa sa nilalaman ng puso ko. Tinulak nito ng marahan at lakad papunta sa sofa dahil feeling niya malapit na mamigay ang tuhod niya dahil sa lapit nila. Hindi niya kayang kontrolin ang sarili niya basta nasa paligid ito. Okay, hindi kita pipilitin. Basta hayaan mo lang akong bumalik sa buhay mo. Sabi nito habang naglalakad pasunod sa kanya at umupo sa tabi niya. Let's see. Ngayon gusto kong sabihin sa iyo na gusto kong makita ng anak mo. Tinitigan niya ito dahil gusto niyang makita ang magiging reaksyon nito. Talaga? May bikig sa lalamunang sambit nito at parang may iyak pero pinipigilan lamang nito. I want to see him too. Matagal ko nang gustong makita ang anak natin. But dad didn't let me dahil may banta sa buhay ko at ayoko rin na madamay kayo, Rachel. May pag-alala sa dolo niya para sa mag-ina niya ngunit di niya hahayaan na may masamang mangyari sa mga ito. Mamamatay muna siya bago nilamakanti ang mga mahal niya. Sunod-sunod na tanong niya. Yeah, but I can handle it. What do you mean? You have death threat? Sino at bakit? Paano nangyari? Hinawakan ito ang mga kamay niya at pinisil-pisil ito ng marahan at di na umiwik pa. May pag-aalala sa puso niya para dito. Biglang pumasok sa isip niya. Si Casey. At bakit siya inaayon nito magpakasal? Hindi ba sila nakasal nito? Mga tanong sa utak niya na gusto niyang masagot. Si Casey pala, hindi ba nagpakasal na kayo? Nope, Casey and Lance are married now. Sa ibang bansa na sila naglalagi at may anak na rin sila. Sagot niya na hindi lumilingon sa kanya. Patuloy lamang ito sa pagpisil sa mga palad niya at hinayaan niya na lamang ito dahil nakakagaan sa pakiramdam. Talaga? Wow, good for them. Napangiti siya at nakahinga ng maluwag. Yeah, naunahan pa ako ng brat kong kapatid. At least nagtinong na siya. Matagal ko naman ang alam na mahal niya si Casey kaya nga nagalit siya at lumayo sa akin dahil sa akin gustong ipakasal ang babaeng pinapangarap niya. Mataas na wika niya. Eh, si Eileen, what happened to her? Di rin kasi nag-open si kuya sa akin. Nalaman ko lang sa mommy na niya, siya naglalagi. Until now, wala pa akong balita sa kanya. Busy na yata sa buhay at kinalimutan na ako. Sumikip ang dibdib niya. Miss na niya ang kuya Enzo niya. Nilingon siya nito at saka hinarap. I have something to tell you about Eileen. Bigla siyang kinabandal sa seryosong mukha nito. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo tungkol sa amin pero... Naputol ang pagsasalita niya na mag-ring muli ang phone niya na nailagay sa side table. Nagkatinginan silang dalawa. Inabot ni Nathan ang phone at tinignan kung sino tumatawag. Papsi calling. Hindi na lumayo pa si Nathan at sinagot na ito. Dad, ang tigas talaga ng ulo mo. Nilalagay mo sa kapahamakan na mag-ina mo. I told you, not now. Singhal agad ang dad nito sa kanya. But dad, iuwi mo na si Rachel ngayon din. And make sure na safe kayong uuwi. Dumiretso ka agad dito sa bahay and I will talk to you. Pagkatapos sabihin niya ng daddy niya, tinatayan ka agad siya. Ang daddy mo? May problema ba? Nag-aalang ang tanong nito. Hindi ito sumagot bagkos ay niyakap siya na mahigpit. No matter what, I will always love you and our son. Please take care of yourself. Hinagod ito likuran niya at mahigpit na niyakap. Naguguluhan siya sa pinapakita nito. Thanks. Nasagot na lang niya. I will bring you home now. I want to see our son. Dad, tell me. That he looked like a kid when I was a kid. Napangiti ito.
Okay, let's go. I will bring you home now. I want to see our son. Matipid din siyang umiti. Nang tumayo na siya, bigla na lang siya hindi nilinitan sa kandungan nito, kaya napaupo siya. At naniga siya dahil naramdaman niya ang matigas na bagay sa pangupo niya. Mas lalo naging awkward ang pakiramdam ni Rachel habang kasama niya si Nathan. Napaka-touch nito lalo't nakakatakot siya tuwing nasa paligid to. Tulad na lang nangyayari kanina bago sila lumabas ng silid ng hotel. Niyakap muna siya na mahigpit at tinigkan ng mariin sa labi. Halos mga palang labi niya dahil sa kapusukan na manghalik nito at ramdam niya ang paniniglas ng sandata nito na tumutusok sa pangupo niya. Kung hindi niya siguro nilamanan ang bugso ng damdamin niya, baka bumigay na siya. Tahimik ang buong biyahe at ayaw niya itong kausapin pa. Nangihina pa mga tuhod niya. Nisulap sa driver seat din niya kaya magawa dahil hanggang ngayon alam niya na mumula pa sa hiya ang mukha niya. Sumasakit na rin ang leg niya dahil sa isang direksyon lamang siya nakatingin at ayaw niyang magtagpo ang mga mata nila. Hindi niya siguro nilabanan ang bugso ng damdamin niya, baka bumigay na siya. Tahimik ang buong biyahe. At ayaw niya na itong kausapin pa. I'm sorry for being touchy to you. Sobrang namiss namang talaga kita. Ang tagal kong hinintay ang pagbabalik mo. Seryosong sabi niya at siluyapan siya. Binaling ang tingin dito at nagpapasalamat siya at di nakatingin sa kanya kundi nasa daan na. Sumandig na lang siya sa headboard at pumikit. Sa lahat ng durasyon ng biyahe nila, hindi na sila nag-usap pa. Ramdam niya pa rin ang malagkit na tingin na pinupukol ni Nathan sa kanya. Ngunit di na talaga niya ibinuka pa ang mga mata niya. Wala siyang balak kausapin pa ito, lalo na't dalawa lamang sila. We're here, Rachel. Malumanin na sabi nito at tinapik siya na mahina sa balikat niya. Ang puso niya ay nagre-rigo doon naman sa lapit ito sa kanya. My goodness, may sakit na yata ako sa puso. Sa loob-loob niya. Pagmulat niya ng mata, bumungad sa kanya ang malamlam at malalagkit ito mga tingin. Salamat, nakaidlip pala ako. Pagsisinungaling niya at umiwas na siya ng tingin dito. Nang pagbuksan ni Manong Guard ang gate, ipinasok na nito ang sasakyan. Nakahinga siya ng maluwag. Di niya alam kung ano magiging setup nila sa mga susunod na mga araw, pero wala na siyang pakialam doon. Inihinto ni Nathan ang sasakyan sa malaking parking lot ng mansyon. Are you ready to meet your son? Matipid ng umiti si Rachel nang siliglapan si Nathan. Yeah, but a little nervous. Baka ayaw niya sa akin. Sagot nito at ini-off ng engine. Then let's go, para malaman na natin. Tumalikod siya at mauna na sana siyang bumaba, pero hinawakan siya nito sa balikat at pinaharap muli. Thank you, Rachel, at di mo pinagkait sa akin ang anak natin. Alam kong marami akong pagkukulang sa kanya at gusto kong makabawi. Sincere na sambit niya. Never mind. Para sa anak ko, gagawin kong lahat na ikakasaya niya. So, let's go? Kanina pa sila naghihintay ni Mamita. Hindi na niya hinintay pa na pagbuksan nito at tauna na siyang bumaba. Mommy! Isang matinis na boses ang bumungad kay Rachel. Baby ko, how was your day? Hindi ka ba nagpasaway kay Yaya Kakay? Magilo na tanong niya sa anak. Yumuko siya at hinalikan ito sa gilid ng labi niya. Nope, I'm a good boy, Mom. And I love Yaya Kakay. I don't want her to get hurt. Beke ang rayuma niya ay sumampong ulit. Napatawa na naman siya sa pagtatagalog nito, kaya ganoon niya ang buhok nito. Mom, stop doing that! Nakasimangot na umilag ito. Tumikhem si Nathan para makuha ang atensyon na mag-ina. Mom, who is that man? I told you I don't want another man to be with us. Galit na sambit niya habang nagtago ang dalawang kilay nito. Nagkatinginan silang dalawa ni Nathan at di agad nakaimik. Rachel at mahal na hari, come here. Bakit ba nasa labas kayo nag-uusap? Pumanik kayo dito at dito tayo mag-uusap sa loob. Si Mamita niyang nasa may pintuan. Napalingon silang tatlo. Si Nathaniel, tumakbo mapunta sa Mamita niya. Come on, Nathan. Let's get in. Aya niya rito. Pasensya ka na sa inaasal ng bata. It's okay, and I'm happy. He is like me. At magiging kumpante ako dahil may nagbabantay na sayo. Bulong nito at saka siya nalagpasan. Napatas naman ang kilay niya at napapailing na napasunod ito. Kamusta po kayo, Mamita? It's been a long time since last na nagkita po tayo. And I'm sorry po sa lahat ng mga nagawa ko. Pagpapakumbabang sinabi nito. Well, past is past. Rachel, move on, but make sure sa pagbalik mo sa buhay ng dalawang apo ko, hindi mo na sila sasaktan pa. Dahil kung mauulit muli nasaktan mo sila, di mo na sila makikita pa. Seryosong sagot nito. I don't want to promise, Mamita, but I will prove it. Sinulyapan niya ang batang kanina pa nakatitig ng mariin sa kanya. Mommy, is he your boyfriend? Are you getting married? Naiiyak na tanong ni Nathaniel na napabaling sa kanya. No, baby.
Hindi ba't gusto mong makita ang daddy mo? Lumaki ang mga mata ni Nathaniel at napaharap kay Nathan. Are you my daddy? Why did you just show up today? Where are you from and why we aren't together in the same house? Para naging matanda sa Nathaniel, habang nagsasalita ito nakaharap sa ama. Nagkatinginan silang tatlo kapag way pinantayan ni Nathan ang anak. Yes, I am your father. Please pardon me. I'm hoping you will let me make up for my faults with you and your mother. I love you, son. Please forgive me. May bikig sa lalamunan na sabi nito sa anak. Can I hug you, son? Tumango naman ang bata kaya niyakap nito ang anak ng mahigpit. You did not leave us, right, Dad? Tanong ni Nathaniel na hindi yumayakap pabalik sa ama. I won't, and I don't want you to be far away from me. I've been waiting for you for so long, and now you and your mommy are here. I will not allow us to be separated. You and your mom, I love the most. No one can separate us again. Dahil sa sinabi niya, yumakap pabalik ang bata sa kanya. Daddy! Daddy! I have a daddy! Masiglang sigaw ng bata at saka nagpabuhat sa ama. Tumalikod na si Rachel na walang paalam sa kanila habang nagpupunas sa mga luha. Masaya siya dahil sa nakitang kasiyahan sa mukha ng anak. Tama naging desisyon niya. Di naman talaga tamang idama ito sa nangyari sa nakaraan. May karapatan ng batang makilala ang daling niya at ayaw niyang sisihin ang anak pagdating ng panahon. Baka sumbatan pa sa nito. Mommy, where are you going? Tawag ng anak ng pahakbang na sana siya paakyat sa hagdanan. Pinahid niya ng mabilis sa mga luha at tumarap ditong nakangiti. Magbibihis lang ako ng damit saglit, baby. Stay with your dad. Sinulya pa niya si Nathan at nakita na naman ito at nagbabaga mga tingin nito sa kanya. Kaya iniiwas ang tingin at binaling sa mamita niya na namumula na rin ang mga mata. Mamita, kayo po munang bahala dito. Aakit lang po ako saglit. Paalam niya tumalikod na. Ang sarap sa pakiramdam na makita niya si Rachel at ang anak niya. Di niya namalayang tumulo na palang luha niya sa kanyang pisngi. Totoo nga magkamukha sila ng anak niya. Siyang siya ng bata pa siya at kaedad niya. Humugot siya ng malalang mahininga bago tumikim para makuha ang atensyon nila. Nakita niya ang anak na nangunot ang noong nakatitig sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nitong ayon nito ng ibang lalaki sa buhay nila ng mommy niya, sobrang nasiyahan siya. Dapat lang, dahil akin lang ang mommy mo. That's my son. Bulong niya sa isip. Daddy, daddy! Let's follow mommy. Let's play in my room. Untag ng anak niya kaya nabalik siya sa huwisyo. Okay, baby. Sinulyapan niya si mamita habang nagpupunas sa mga luha. Mamita? Tawag niya dito at nilapitan ito para halikan sa noo. I'm happy for you, my apo. Thank you, Nathan. Bulalas ng matanda. Tumango-tango siya tinaplos-aplos ang likuran nito. Mama, what's wrong with you? Why are you crying? Walang mubang natanong ng bata saka pinahid ang mga luha na matanda. Karga-karga pa rin to ni Nathan. Apo, nothing. I am just happy. Go to your room now. Play with your daddy. Tinulak sila ng matanda paakit sa hagdanan. Stop crying, Mama. If you're happy, then why are you crying? Nangunot ang noon nito. Napahalaka ka matanda sa bata. Sometimes, Apo, we need to cry because of happiness. Huwag ka na makulit. Go upstairs with your dad. Salamat po, Mamita. One of these days, sasama ko si Granny. Alam ko magkakasundo kayong dalawa. Nakangiting sabi niya. Ngumiti ang matanda sa kanya bago tumalikod. Nilabas agad din Nathaniel ang mga laruan sa loob ng cabinet niya. Mga robot, klase-klaseng sasakyan, baril-barilang malalaki at iba't ibang klase ng toys na panlalaki ay meron siya. Lahat bigay iyon ng Tito Saint niya. Ilang oras din sila naglaro at sobrang saya ng bata. Ganon din siya. Ang bibo at talino ng anak niya. Manang-mana talaga sa kanya. Nakalimutan na nga niya ang daddy niya. Di niya namamalayang gabi na pala at naiwan pa ang phone niya sa loob ng kanyang sasakyan. Daddy, can you sleep here? I want you and mommy here in my room tonight. Masiglang sabi nito na inaayos na mga laruan sa tabi. Napangiti siya sa sinabi nito. Really? I love that, son. But is it okay to your mom? Tanong niya na ipinagdarasal na sana'y pumayag si Rachel sa gusto ng anak. Of course, Dad. Mommy loves you so much. Sagot pa nito at tumabi sa pag-upo sa kanya sa carpet. Kapag kuway nakarinig sila ng mga katok sa pintuan at bumukas ito. Dinner time! Masiglang bungad ni Rachel at sa anak nakatingin. Mommy, come on! I have something to tell you first before we go downstairs. Tumayo ito at hinila palapit sa kanya si Rachel. Di naman mahiwala yung tingin niya dito dahil sa suot nitong above the knee short at hapit na hapit sa katawan na printed t-shirt. Ang sexy pa rin talaga ng mahal niya. Wala na nga itong baby fats, hindi tulad ng dati. Napataas ang kilay nito na makita siya nakangiti.
What? May dumi ba ako sa mukha? Para kang baliw dyan. Singhal nito sa kanya. Alam niyang hindi ito comfortable sa kanya, kaya todo iwasan ng tingin. Baliw na nga, baliw na baliw sa'yo. Sagot nito at nakita niyang pamumula ng pisngi nito. Dad, what is baliw? Biglang tanong ni Nathaniel. Nagkatinginan silang dalawa at nagpapakiramdaman kung sino ang sasagot. Ngunit nagkibit palikat siya at hinayaan si Rachel na magpaliwanag, pero hindi rin ito umimik. Mom, Dad, do you hear me? May iritang sambit ni Rachel. Tumayo siya at kinarga ang anak, sabay hila kay Rachel at umupo sila sa gilid ng kama ni Nathan. Pinagigitan nilang anak. Baliw means crazy. I am crazy in love with your mom, but your mom didn't feel the same. She didn't love me anymore. Mom, is that true? Tumulay ang batang tumingin kay Rachel. Nakita niyang namumulampis kay Rachel sa inis ba o at galit, o baka kilig sa sinabi niyang mahal niya ito. Baby, don't be sad. Let's eat dinner first, okay? I'm so hungry, baby. Pag-iiba nito. Sinulyapan siya ni Rachel at sinimangutan. Mom, are you mad to daddy? Tanong ulit ng anak. Matamis itong umiti sa anak. I am not, baby. If I'm mad at your dad, I will never bring him home. If you're not mad, can you both stay with me tonight? I want you both to sleep with me, mom. Nagpalipat-lipat ang tingin sa kanila ang bata. I guess your dad is busy tonight, baby. Right, daddy? Nauutal na sagot ito sa anak. Saka bumaling sa kanya na may pagbabanta sa mga tingin. Nope, I'm not. So baby, it's settled. Me and your mom sleep with you tonight. Right, mommy? Nakangiting tagumpay na tanong niya sa nakasimangot na ina ng anak niya. Dumingon ito sa anak at nakita nito ang katuwaan kaya tumungon na lang siya para matapos na. Yay! My mom and dad will sleep with me tonight. Gumapang ang bata sa gitna ng kama niya, saka tumayo at tumalon-talon pa. I love you, mommy! I love you, daddy! Sigaw nito tila wala ng bukas dahil sa kasiyahan. I love you, baby! Sagot na sabay-sabay ng dalawa habang nakatingin sa isa't isa na nakangiti. Huminto ang bata sa pagtalon at pumagitna sa mga magulang. Mommy, daddy, please kiss my cheeks after I count 1 until 3, okay? Pilyong umiti si Nathan at kinindatan pa ang daddy niya. Napahalakas si Nathaniel sa anak niya. Napaisip tuloy siya kung kanina nakukuha ang pikapilyuhan nito. Daddy, mommy, ready? 1, 2, 3, kiss me! Mabilis na gumalaw ang dalawa para halikan ng anak. Ngunit biglang humiga si Nathaniel habang nakatayo, kaya't sa kama siya bumagsak. Samantalang si Rachel ay napalaki ang mga mata dahil ang sumula sa labi niya ay ang mainit na labi ni Nathan. Dahan-dahang umalis ang bata sa salid niya dahil kinawayan siya ni Doña Bridget at talagay pa nito ang hintuturo niya sa gitna ng labi niya para patahimikin ang apo niya sa tuhod. Hindi nila namamalayang kanina pa nakatingin at nakikinig sa kanilang matanda habang kilig na kilig. Walang kamalay-mali ang dalawa na sinet up sila ng anak nila. Siyempre, saan niya ba nakuha mga paandar niyang ganyan? E di sa Tito Saint niya, napaiba-iba ng babaeng dinadala sa bahay nila. Hinawakan ni Nathan ang batok ni Rachel para lalong diinan ang halika nila. Kanina pa niya gustong maangkin ang mapupula at matatamis nito mga labi. Nasa hotel pa lang sila pero nagpigil siya. Sobrang saya ng puso niya na natingin ni Rachel ang mga halik niya. Nathan, teka lang! Naitulak na ito na maramdaman nito ang kamay niya sa ilalim ng t-shirt niya. I'm sorry, hindi ko na naman napigilan ang sarili ko. Hinging pa umanhin ito. Inayos niya ang damit ni Rachel. Binaba niya ang laylayan nito. I love you, Rachel. Bulong niya dito. Hinawakan niya sa kamay si Rachel at hinilapat tayo. Thank you. Bulalas ito at di na siya muling nilingon pa dahil nagkukumahog na itong lumabas ng silid. Napapangiti si Nathan. Magiging akin ka ulit, Rachel. Kahit anong mangyari. Bulong niya sa isip habang nakangiting naglakad pasunod dito. Ngunit di siya dumadaan sa dining area. Lumabas siya ng pinto at papunta sa parking lot. Tatawagan niya ang daddy niya na hindi siya makaka-uwi ngayong gabi. Muli na kayang manumbalik ang pag-iibigan ni Rachel at Nathan. Mabuo na kaya ang kanilang masayang pamilya. Ganun nakilala na ni Nathaniel kung sino ang tunay niyang ama. Yan ang ating aalamin sa susunod na kabanata.